team pick. Dying. Radiant team, dire team. Admiral Conker. Sorry, okay. And guys, Dude, welcome. Magsasalamin pa rin tayo. Welcome sa Kuya Nick's page, and this is the coverage of Dreamleague Season 13. Ayan, open qualifiers, and our match for today will be Neon Esports versus Seth Gaming. Samahan nyo kami, kami ang mga magiging shoutcasters nyo. For this game, my name is Narain. And my name is Casey. Yun nga guys, ang ating Dream League. Day 2. Day 2 na to ah. Yes, yes. Dahil kahapon, isang maduguang... red nga yung ano natin ngayon. Para sa akin, pag-usapan natin. Isang maduguang talaga yung qualifiers kanina lang. I mean kahapon, di ba? Ang daming nangyari, ang daming teams na kasali, ang daming upset na nangyari. Dahil itong Seth Gaming, unfortunately, natalo nila yung team Amplify. Tama. And yung Resurgence, natalo din nila. Yes. So, isa sa malalakas na team talaga tong set. Dati ko pa nakikita yung set na yan eh. Every time na may open qualifiers dito sa sea, lagi talaga sila nangaharang eh. Harang sila, parang ganun. Kasi pagdating ng day 2, dun sila medyo nagmimintes. Pero day 1, talagang swabe yung brand nila. Ba't di kayo nila gawin day 2 yung unahin nila? Tapos day 1 para... Advance ka nga mag-isip. Yan. Eh, naman yan. Yung mga tingling yan. Diba? Pero Neon, ako naman sa Neon Esports, maganda rin yung run nila, 'di ba? Kahapon. Though there's a bit or there's a little controversy. Issue. Oo, yung server issue daw. Dahil papanalo na sila. Nag-crash yung game. Aha. Based doon sa pwede pa kasing makakumback yung ano doon eh, yung Brothers United. Yep, yep. Eh, na-remake. Siyempre, kahit ako, kung ikaw naman yan, ikaw, may experience ka as a pro player. Pag ganun, di ba, hindi ka papayag? Oh, naman. Pero, di ba? Qualifiers to eh, for the majors. At saka wala tayong pinag-usapan na, uy, pag nag-crash yung, ano ah. Pero papayag sila, ba, sila pa rin naman yung nanalo. Yes. Good thing is, sila pa rin. And, we still have Filipino players na naglalaro dito. Kasi, I know guys, you're asking kung nandiyan po ba yung TNC, andiyan yung ganito. Ano na sila? Seated na sila sa close qualifiers. Yes, direct invite. Meron na silang direct invite. Yan, TNC, Signal Ultra, Adroid, di ba? Yes, Fnatic, yes. Yun. So, dito nyo pa rin naman mapapanood yan. Siyempre, ititelecast pa rin natin yan. No. Okay? Pero dahil dyan, ayan, dalawang IO yung nakita nyo at tatlo dahil meron yung isa sa set tatlo gaming. Tatlo na, ayan. No. I-share nyo yung ating live stream, guys. Make Hi, sure na naka-public. Sister. Pero yun na nga, hey there, step bro. Kidding aside, ayan, how's your adaptation pagdating sa Dota 2 patch natin? Siyempre, hindi lang sila yung nag-a-adjust. Pati na rin tayo mga manonood. Ina-adjust din natin yung mga sarili natin pagdating sa meta ngayon, sa patch ngayon. Yes. So, ngayon makakita din tayo, nakakaiba. Pansin ko to ah, bumabalik yung fighting game. Totoo. Bumabalik. And ito ba yung gusto ko sabihin, ito eh. Yung Doom, kasi medyo underrated siya ngayon, hindi masyado napapansin sa previous meta, pero ayan na, lumalabas na siya, ang dami rin kasi na reward. Neon, sana makapasok para sa Pinoy team. Yes, syempre din tayo sa Pinoy, di ba? Kaya taas kamay tayo muna ngayon sa lahat ng mga taano natin, tropa natin. Ay, nandiyan naman si Skim, di ba? Tsaka yung iba pa. 10 seconds. Take our, overcharge, iteter na lang namin kayo. 5 seconds remaining. Okay. Close qualifiers. Meron ka ba dyan direct? Patingin naman ako. Pasok? Ayan. Simulan natin sa NA. Ayan. Seeded na to sa close qualifiers. Ha? EG, Fighting Pantas, J-Storm, NIP. Ano tong? Sino tong? Solotol? Solotol. I see. Demon Slayer, pero KO. Dito tayo. Yeah, dito pero tayo. Dito tayo muna yeah. Sa C. Fnatic, TNC, Adroid, Signal, Kickfam, lahat yan. May Pinoy, no? Boom Esports, Reality Rift, SG Dragons. Ang dami natin. Parang sila yung mga nakalago. Pinoy representative. Nakakatuwa ngayon. Fnatic lang ata yung, Fnatic lang ata yung Kickfam yung merong... Ay, yung Reality Rift pala. Ito. Fnatic. Pero ito, may Fnatic, may Pinoy. TNC, Pinoy. May Pinoy. Adroid, Pinoy. Signal, Pinoy. SG Dragons, Pinoy. Kickfam, ano sila, yes. Raven, Cuckoo. So, marami tayong aabangan talaga.
Pero bago yan, of course, quick shout out sa lahat ng nandyan. Yan si Rosalev Inamak. Ayan. Radiant Belcanel. Oy, Boss Marco de la Merced. My true mathematician / statistician. Alfian Mod. English, please. Oh, hey. Hi there, bro. What's what up? Are you doing, bro? What's up? Oh, why? No, I'm just asking what's he doing, bro? Yes, yes. Yeah, pero again, magandang gabi sa inyo. John Michael Go, ayan. Yep, magandang gabi sa inyo. Gilbert Nazareno, Afian Mod, yan, Marco, Boss Marco, yan, Aaron, and Adrian, hello sa inyong lahat. Hindi pa rin, wala pa rin panalo sa bagong patch, sabi ni Boss Marco. Lumilipad si Sven. May nakalaban kami kanina, lumilipad na Sven din. Talo din kami. Ayun lang. Iba talaga pagkalaban mo si Supermatch. Iba talaga. Mahirap yun. Ang maganda dun, pipihan mo agad sa malayo para rekta rin siya ng, ano, ng fountain. Pero, ito, life stealer, ha? Hindi natin ngayon alam kung ano nagiging position nito. 10 seconds remaining. Kasi pero, with Febby, na-try ko rin siya eh. Malakas pa din naman siya. Pagdating sa remaining. Core, yun nga lang, hindi na siya ideal na binubuo ng Radiance. More si, ano, on Desolator na talaga si, siya. Di ba si Febby, yung support? Si Mid One, nung ano, dahil di ba, carry na siya nung ano? Life stealer, ah, oh, nakita ko din. Choose your hero. Pero mukhang magkikerry to. Na, mukhang magkikerry. Carry to for sure. Okay pa rin talaga. Ay, hindi. Si, ah, okay, okay. Yeah. Okay pa rin talaga yung carry lifestealer para sa akin. Tapos ng attack speed niya. Grabe. Totoo. Nanibago ko kanina. Naglalaro ko kanina. Nanibago. Lifestealer yung usan ka rin. Oh, lifestealer. Nagulat ako kasi kahit, di ba, syempre, mamaydas mo pa rin siya. Diba, bukod sa Desolator. Pero kahit wala siyang maydas, yun, taas talaga na attack speed niya. Nakakapanibago. Pag para sa mga lifestealer user. Uy, hello from Malaysia. Ah! Malaysian, la? Okay, okay. Ayan. Tapan daw, no? Ang dami mo naman tapan. Ay, may nag-send ng stars si Chris something yon. Thank you for the 15 stars. At saka sa mga nag-share, ayan, makikita sa baba na nag-share kayo. So, yeah, share lang ng share. Yeah. Sharing is caring. Sharing is caring. Sting ba? Ay, hindi po ako nainom ng energy drink. Mountain juice, ano na ba? Mountain juice, mountain juice. Ay, ah, naging pula kasi. Ah, astig! Ay, hindi kasi green yung bote, tapos nakakarama na. Pero nga ulit. Asti. Dumuluta. Ay! Ay! Uy! Mahoy! Okay, okay na, okay na. Ayan. Uy, Justin John Lopez. Oh, yun daw, oh. Kita kit sa SG na ko po. Niluloko ko nyon. Ay, hindi naman bala taga doon. Charot lang yan. Charot lang yan. Pero PM ako mamaya. Ay, thank you. Shoutout to sa GF niya kasama, lagi nanonood. Pero ito na guys, let's get the game started. Neon Esports versus Seth Gaming, it's time. Hindi, ako na. Sana all my girlfriend. Ay, nako po. Pero yun nga, pakilala muna natin ang mga manlalaro sa magkabilang kuponan. Casey, simula naman na sa side ng Neon Esports. Yeah, sa side ng Neon Esports, we have Play Hard on his Rubik, Cypher on his Omni Knight, RR on his Nature's Prophet, Yopage on his Kunkka, and Scam on his Lifestealer. Ito na naman tayo sa Yopage. Jopay. Ay, nako, pero... Jopay. Jopay na naman. Pero sa side naman ng Seth, Masaras for his Doom, Edivore for his Lina, RDP for his Timberso, Solitik for his Io, and KNP para sa kanyang and, just so you know, guys, itong Team Seth is Thai team. Lahat sila, coming from Thailand. And si Sawadee ka! Sawadee ka! Sawadee ka! Pagbabae, Sawadee ka! Yan. Ano? Sawadee ka. Sawadee ka? Pagbabae, ang babatiin mo. Bakit? Paglalaki. Yes, yes. Paglalaki. Sawadee. 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 Yan. Alam naman tayo, lagi tayo nandiyan sa Thailand. Nagpare-tope kasi ako ng ilong. Wow. Yeah, sure. Just wow. Pero yan, nasa Solotic dito, ayan. Yan yung pinakakilala dito. Galing siyang Alpha Red dati. Mga sumusubaybay sa si Dotto, ayan. So, info galing yan kay Casey. Hello from Philippines, sabi oh, nila. Hi. Oh, I'm, hi. Oh, hi. I'm from... How are you? Goodbye. Ay, mali. Hindi, ganun kasi, di ba, pag nababati ka sa ano, sa school. Mm. Hello. Goodbye. Yan lang alam natin eh. Charot lang. Chawadee Cup. Yan, Chawadee. Brand ng Mikti yun. Dominion! Matindi nga kayo doon, no? Yan, pero ito na.
guys, makakita ulit tayo ng IO Tiny. Ooh, this is exciting ah, kasi kadalasan, iba na yung kapartner ng IO eh. Diba? Gyrocopter, CK, sino pa ba? Iba na yung mga nagiging partner, pero ngayon bumabalik at bumabalik naman. Okay, so ito yung kagandahan, diba? Gusto ko sanang batiin niyan, pero shoutout na lang kay, ano, kay Mackay na nandyan. And so, kay Sarap, make sure na ipollow niyo yung page ni Mackay. Madam. Ni Madam. I-right click, kung naka-PC kayo, i-right click niyo na lang yan. Then, or highlight niyo lang yung mouse. Make sure na naka-follow or naka-like kayo sa kanyang channel. Okay? Ayan. Madam yung ano, mga aso-aso mo dyan. Baka naman. Pero ito, going back to the game. Yan. Pwede pa naman sila magpa-shoutout ngayon. Ang dami, di ba? Shoutout sa inyo. Dahil wala pa naman nangyayari. Pero ito, Team Verso against the Kunkka. Makakita tayo ng medyo may hirapan sa harassment pagdating yung Kunkka. But, to be fair, to be... Ay, sa'yo, May Mercada. Yan, shoutout po dyan. Yan. Sana all. No, hindi yata ako yun eh. Baka hindi ako yung nakikita niya. Pero, ayun nga. Kung aso niyan kung ako. Kung harassment lang, lamang yung Timber. Pero makakapag-farm pa rin naman itong Kunkka. Yes. Nakikita nga natin yung last hit ni Kunkka dito. 13-1, hindi naman siya may iiwan sa last hit dito. Iniisip ko dito yung mga rotations mamaya ni, ano, ni RR. As a Rubik, tingnan natin. Gagalaw yan, mga level 2, level 3 siguro. Para may katinoy yung fade bolt. Gagalaw yan kasi wala naman silang objective dito sa taas kasi pinapa-level 3 lang at least nito ni Play Hard si Cypher para makarotate na siya. Kasi hindi naman nila mapapatay yan. Tapos ang sustain ni IO eh. Itong life stealer, ano nang magandang ano ngayon sa life stealer? Ano? Para sa akin, Desolator eh. Armlet Desolator, tapos SY. Uy! Or pwede rin namang ano, pwede rin namang Desolator SY. Mga ganong AC. O kaya SY Desolator. Pero oy. Pero mas maganda kung makuha mo na maaga yung Desolator eh. Tsaka yung SY. Mm-hmm. Pwedeng SY Desolator, pwedeng Desolator SY. Ganun. Para tayo nagloko nun. Pero ito ha, nakapitas nila ng Korean dito. Solid hit yun. Unang-una siya mabibigyan dito ni Rappi. First blood nga yan. Sa side na Neon Esports. Pero uy, Korean na naman. Mukhang nauubos dito ang manok. Nakakita tayo ngayon ng maraming ano ah, maraming chooks. Kasi madaling mapatay yung courier ngayon since mabagal talaga yung movement speed niya. Kahit yung level 5 na yung courier mo, di ba? Pag lumilipad na, mabagal pa rin. Mabagal pa rin. Ang maganda lang nun, mabilis din naman mabuhay yung, or mag-respond yung courier. 50 seconds or 60 seconds? Parang mga nasa 60 lang. Mm-hmm. 1 minute lang. Nga to mamaya, kung... Ayun na! Ay, tuwa ko! Hey! O, di ba? O. Ang cute, no? Sino yung... Lina. Oh, 1 minute. One minute nga. Dati. Pero, oy, delikado ata dito si ano, ha? Lakas din ni Scam dito, nabubuli niya dito, namamicron niya, knowing na may infernal mid. Pero, LSA, tatama yun. Kinakas ko kahit hindi nakikita. At mukhang mamamatay nga dito yung live stream. Sabi ko sa'yo, mamamatay yun, eh. Ganun dapat, casting without seeing nothing. Hello? Kaya ba nila yon? Nakas ba nila yon nang hindi nila nakikita, di ba? Magaling, magaling. Sai mahu, sai mahu. Oo, napakahu, napakasai. Di ba? Boss na rin lang ang nakagawa nun. At anyways, ito, Japoy, ako naman, parang ang ago mo naman na itong mag-jungle dito. Hindi ba masyadong... Hindi, okay lang din naman. Kasi patingin nga, oh, level 3 na yung Tidebringer niya. So, kaya niya na talagang kumuha ng... stacks dito or ancient mga ganun. And ito nga kasi, yung laning kasi ng Kunkka dito against a Timber. So, hindi ganun magiging maganda yung harassment kasi pag dastakan ka ng whirling, ano na, mahirap eh. Ay, oo. Oh. Uy, career game! Oh, Timber chain! Okay, no pee na daw. No pee, pero op. X marks the spot, LSA will not hit, pero the boat will! Pwede nga ngataw ng isa to. Ayun, ang inaantay niya. Saktong-sakto sa barrel. Pero op, ang titipihan lang niya sa mukha dito sa set. May kasama pa ang selfie. Selfie ka muna, girl. Okay. And, bounty runes, ha? We're already at the 5-minute mark. So, 5 minuto na lang. Magkakasuntukan na to mamaya sa isa pang pinaglalabanan natin ngayon, which is yung... Outpost! So,
Ikaw na yung nagbatak lately. Kasi kailan ba lumabas yung match? Tuesday? Kinabukasan naglaro na ako. Outpost, ang crucial kasi sa Outpost, syempre, yung first labas ng Outpost, which is yung 10 minutes, dapat timing eh. Paano kung, di ba, halimbawa, isa side lanes, paano kung... Yan, sakto, nakapost. Bibigyan na tayo ng time na explanation. Bibigyan, galing talaga nila, ayan. Pero, ayan nga, about sa Outpost, dapat before 10 minutes, itinulak mo na yung creeps ng kalaban eh. Kasi kung lamang yung creeps nung kalaban... Sige, for example, sa top lane tayo, Northwest Outpost. Yan, okay. Northwest Outpost. For example, nandito yung creeps mo sa may... Nandito yung creeps ng kalaban mo sa may tore nyo. Sa tore natin, sa safe lane. Sila yung makakuha ng unang ng outpost. Eh. So, meaning, kailangan mo talagang itulak yung lane. O hindi ka na pwedeng mag-control ng lane bago mag 10 minutes para kayo yung makatake ng outpost. So, kung ang pinakamadaling explanation, pag tulak nasa safe lane ka, itulak mo. Itulak mo papunta doon sa tower na yung creeps nyo. Oo, kahit hindi mo na makontrol. Kasi yung iba kasi ang ginagawa, kinokontrol nila yung creeps nyo para hindi pumunta sa tore ng kalaban para mawalan ng farm din yung ano. Pero iba na kasi ngayon eh. So, ganun para yung naisip ko. Sa magandang positioning, no? Diba? Ayan. Mamaya tayo ng konti si Silip sa chat pero nababasa namin yan, ha? Maraming salamat din sa mga dyan. Tsaka yung mga kakulitan nyo. Mamaya kami may kipagkulitan ni Casey because best of three naman itong labanan ito. So, mahaba-haba ang oras natin. Magkakasama tayo hanggang mamaya. Mm-hmm. Diba? And ako naman, ang ano ko sa outpost, yung after the 10 minutes. Kasi, ang ganda naman agad nung nakuha dito. Ocean Heart. Nung tiny. Yeah. Nakadampot agad siya ng Ocean Heart. Elixir. Oo, maganda rin to. Yeah. Ano, labanan na lang ng Korean. Dapat sa susunod, meron ng ano dito eh. meron na dapat dito parang pustahan kung makakailang courier kill ka sa isang ano. Wait, ang galing mo ah. Diba? Bibigay, man. Diba? Is this a best of three or best of three? Best of three mga kalods. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. Dale Mark. Pwede mo daw palitan. Thomas Flores. Yan, watch mo Mindo. Hello sa iyo, Kier Espinosa. What's up sa inyo lahat? Denmark. Oh, eto sa iyo. Signal namin. Muguri, guri-guri, ting-ting-ting. Ano yun? Okay. Para kang si, nagsend ako ng signal sa para akin. Kasi, alam mo yung, kalbo dun sa... Bakit kinasaktan? Alam mo yung kalbo dun sa, Pero teka lang, tatama ba yung, dito ba yung barko? Pero naipit dito si Lina. Naipit? Ete po, inangat pa nga siya ng torrent and he'll go down. 3-1 na nga ang ating score. Uy, ang ganda naman nung, Over lang. Oo, ang ganda rin nung, ang tawag dito, yung sprout. Yes. Pagdating ng Timbers, kaso Timbers yun, mag-whirling death nga lang yun, mauubos agad yun, sayang naman. But, no-orain. Wait, no-orain daw. Nasa pa? Hindi, bakit na? Sino bang mas sino bang mas angat? Sino bang mas kinang? Bakit? At least may kumiginang, Oh, bakit? Meron naman yun sa akin, Very slight nga lang. Oh, hindi, may book na si Pilage ngayon, Pero 3-1 yung score natin. Yun, sa Dragon Ball! Basta sa Dragon Ball, sino nga yun? Si Clearin! O, gumanong ka! Si Piccolo! Tinawag mo pa akong Piccolo, ayos ka din, X-Max na spot dito kay I.O. Tama, mabubuli lang. Buti na lang, laging timing yung clash, no? yung sinasabi ko kanina is outpost, di ba? Yeah. Ang kailangan, ako naman ang gusto ko sa outpost, yung after the 10-minute mark. Kasi, di ba nga, 10, 15... 20, basta every 5. Every 5 minutes na yun. Kailangan makuha mo yung outpost or kung nasa yun na, masecure mo siya before the 15-minute mark. Tsaka mas crucial siya sa early Pero teka lang, na doom dito. Pero may heavenly grace yan, ha? Mabilis mawawala ang epekto ng doom dito. Kaso, ang bilis kumilos ng doom. Yun lang, the whirling that will kill Admiral Kunka. Pero Rappi, still chasing down this doom. Medyo mabilis yan because of, yun lang, nawala yung epekto. Pero mabilis pa rin eh. Nawala yung effect ng Scorched Earth, pero ang bilis pa rin yan. Ano ba daw? Naka face boots ka ba? Face boots, yes. Oo. O, di ikaw na. Ayun, tinungong. Kasi kumanong ka. Kamukha mo tuloy. Si Dende? Dende, Dende or Piccolo. Dende. Ah, doon no. Hoy, Dennis, ha? Ang Piccolo. Ginawa niyo, pinapuputok niyo pa ako, ha? Pero yun lang, ha? Ayun, wala na naman tuloy ako sinasabi ko. Ito kasi magda 9 minute na.
Ito na, yung crucial na... Uy, nakapulot pula sila ng ano, mangga. Yan ang kadalasan na ginagawa ngayon. Pag nakapulot sila ng puno ng mangel, nilalagay nila sa shrine. Kailangan na maganda yung pagkakalagay mo. Kasi ano yun, infinite yan hanggat hindi nakakain yan. Pero op! Tinatry nilang basagin dito si Rappi. Iniwan niya yung timber chain. Pero there's an heaven grace. Meron pang kasama purification. Timber chain will hit. Pero op! Chakram pala yung sinabi ko, mali. Oop, chakram na naman. Pero whirling death, nakapag-stick pa nga. At grabbing space ang binibigay dito ni Rappi. Tinamaan siya nung, anong tawag doon? Infernal Blade. Uy, kaya pa ata. Makunat din to. Parang si Casey lang. Ayaw magpairam. Oop. Diba? Meron namang heavenly grace. Grabe talagang space ang pinagawa niya dito. Pagkatapos nung whirling death, nagpo-purification bomb lang din siya. At hinabol niya para sa wala. Parang ka nag-substorm sa Ghost Sword 50 niyan. Sir, may kasama pang tip. Yup, may kasama pang tip. Grabe yung space na ginawa na ng parehas na team, di ba? Mm. Yung parehas na player. Dahil, pero worth na worth yun kasi tansya ni Omni Knight, hindi siya makamatay. Pero yun na nga. Worthin mo naman. Pero ito, ayan, outpost, parehong... Ay, hindi, hindi pa nakokontrol yung baba. Yun, northwest lang yung nakontrol by the radio. Ah, okay, yun, southeast na pala. Ayan. Kailangan ma-defend mo yan. Kasi pagdating ng 15 minutes, hindi naman kayo uli mag-aagawan. Kung nakanino siya, dun ka magkaka-XP. Mm-hmm. Diba? Yun ang... Pero mas maganda kasi, makuha niyo yung 10 minutes talaga. Oo, tama. Makuha niyo parehas. Diba ito, antibay talaga dito ni Rappi, sobrang kunat. Oh! Grabe naman damage from the purification bomb and that ghost ship. At mamamatay nga dito si Masaros. Pero oh, Chakram, ang ganda naman ng agaw dito ni RR. Hinahabol niyang maigi dito. Si Timberso, na paangat niya with the telekinesis. Ayun na naman, hindi ka makakalayo. Sana all hindi ninalayuan, pero oop! Play hard. Oop! Tingnan natin, makakahabol ba? Japoy, ayun na, X-mark. Umabot ang X-Mark sa spot. Torrent, inangat. May timber chain na naman, nadaanan lang. And, wasak ang metal ni Timberso. Mahirap patayin si Timberso, yes. Pero you can outnumber the Timberso. Kaya niya kasi na basta plus 2 or plus 3 lang sa Timberso. Okay na eh. Lalo na ngayon early. 11 minutes pa lang. Yung item niya dito. Yan, anong bubuin niya? Okay, yours. Radiant's top tower is under attack. Pero pansin mo ngayon, nakita mo. Ilan yung may buckler dyan? Isa. Yung doon meron eh. Dalawa. Lifestealer. Yung offlane kaya. Okay. Okay, dalawa lang, dalawa. Dalawa. Dito sa kabila, oh. Ano, priority nila talaga yung buckler. Kasi, ramdam mo eh. Pagka yung melee player ka and gamay mo kung ano yung damage siya pwede ibigay sa'yo, ramdam mo yung pagkawala ng stout shield eh. At meron lang siyang parang inborn na pwede... Ingrown? Hindi yun. Wala ako yun. Wala tayo nun. Pero, ayun na nga. Ay! Nabaliw ako dun sa... Uy, teka lang. Na-burst lang siya dito with the Laguna Blade. Pero, isusustain lang niya. At eto na nga, nagtawag na ng tropa. With Solitude, ginamit na kanyang relocate. At eto na naman, yung tanki nila. X-Mark sa spot kay Tiny. Inangat na naman ng torrent. May timber chain pa rin dito. Si RR, tignan natin kung ano ang susunod na gagawin nila. Makapag-infest. Pumutok na with the infest bomb. Masaros ang hinahabol. Meron niyang besin. Sige, kaya na dahil nila yung Doom. Ako naman, dito si RR ang hahabulin ko. Oy, hindi kumunik ang LSA. And Rappi, napatay nga niya doon yung Doom. At naagawan pa nga siya ng LSA. May kasama pang Fade Bolt. Yung sa kanya pa yung tumama. And right now, play hard. Talagang gumagawa siya ng play dito. Isa rin yan sa mga support na playmaker is yung play hard. Play hard ka eh. Makagaling mo nga mag-isip. Work hard, play hard. Oh, by the way, since this is an open qualifiers, meron tong kasabay na laro, guys. Ang naglalaro naman sa kabilang side is SKT or yung team nila, nila Poreb. Ang kalaban naman nila doon ay Alpha X hashtag, which is ang tinalo naman nila is sila Brothers. Brothers, Brothers United. Ay, Brothers tuloy. Hindi, Sea Monkeys pala, sorry. Sea Monkeys. Sea Monkeys. Yung sila Brothers Mid-1. United is natalo ng Neon. Ayan, live din po yan sa Focus Fire, so make sure to check the channel out. Ayan, si JB po ang makakasama nyo doon. Pero dito naman, yun lang, si Lina, kasama niya sa paglubog yung go shape ni Kunka. He'll go down. And 9-3 ang ating score with 14 minutes into the game. Hindi ako amin. Uy! Alam yan, hindi ako yan. Hindi ako amin. Oo. Shoutout nga pala kay yun sa kaibigan ng boss natin, si Kuya Nick, si Nico Nasabio, na nanonood ngayon. Ayan, shoutout sa'yo. Boss Nico Nasabio, wala pa tayo dyan. Yun, pero umulit lahat.
Yan, pero 9-3 yung score natin. Teka, may nagtatanong. Si Ain Oligario, pupunta ka ba Singapore Boss Village sa one esports event? Pag pupunta ka, sige, pupunta ako. Ayan, oh. Okay ba yun? It's a tie. It's a tie. Hindi, seryoso yan, seryoso yan. Oo, seryoso yan. Ayan, merong magandang tanong dito. Message para saan sa po yung outpost, guys? Yung outpost, ilan yung benefit niya? Dalawa. Unang-una, pagka natin ko. Pero teka lang, magkakaroon tayo ng clash dito na ghost na iangat. Naku, walang kunat yung Timber. So, si Daisy lang ang makunat dito at ang bilis mag-back dito ng Neon. Pero nandito na ang pagbawi ng mga api. Pero yung inaapi, sadyang inaapi pa rin. Patay na naman yung Lina. And takbo, nakadoom dito yung Ordinate. Pamamatay ba siya? Or Magic Deny? Naku, nakapag-stick pa nga. Napakagaling naman ang galawan doon. Yung Tiny, nabugbog na dito. Ayun, patay din yung taong graba. Pwede pa silang umabol ng isa. Yung Doom, nasa na yun? Makulit ka? Nandu-Doom ka? Sige, okay na tawag na. Pero maganda nun, walang casualty yung Neon dun eh. Ang problema kasi ng Seth dito, focus sila masyado sa Omni Knight na kailangan naman talaga nilang i-Doom. Ang problema, hindi nila ma-burst. After nung Doom, yun na yun. Tatakbuhan lang siya ni Omni Knight. Tsaka nila ng may Heavenly Grace lagi. Oh. So, nare-reduce yung duration nung Doom. Ilan segundo lang ba ang Doom? Parang mga nasa 6 or 7 lang ata. 16 pala. Dahil doon sinabi, mali pala lahat. Yeah, 16 pero kasi dahil may Heavenly Grace. Heavenly Grace, ilan ba ang ano na yan? Oh, 50, kaya na nila magmat. Basta mabagal yung mga segundo. Siguro mga nasa 8 siguro. 8 seconds na lang. Dahil magmat. Yan, pero 12-3 yung score. Mukhang nasusyalusan na nila ng maaga itong Timber. So, nakita mo naman, hindi makapag-pressure ng lanes. Itong Seth. Pero yun nga, may nagtanong nga kasi kininil ka. Dalawa yung pwede mong benefit. Una-una, pag nakuha niyo yung outpost, pwede kayong magkaroon ng experience every 5 minutes. Start ng 10 minutes. Start ng 10 minutes. Ang experience niya is 25 XP times yung minutes. Sa lahat yun, ha? Sa times yung minute. Pero ito, ayan, yung pangalawang benefit. Nag-TP sila doon sa outpost. Nabugbog pa nga nila dito si Endeavor. Ayun. Naagaw niya, di ba? Aha. Naagaw niya, pero... Problema. Nag-TP na sila. Na. Diba? Pero yung TP niya, hindi sa usual na TP. 6 seconds. TP niya doon sa outpost. Yeah. Tsaka vision din pala. Tatlo. Yes. Vision din. May vision ka around yung that metro, outpost. Oh, yan. Yung doon sa mismong dating side shop. Yes. And ang kinagandahan kasi nito, pag sinabi mo XP lang yan, tutulong sa'yo sa pag-level yan sa early game. Yes, kasi yung meta ngayon, kailangan mo talaga ng XP. Kasi kapag na-hit mo yung level 30, all talents will be unlocked. So, kung meron kang talent, let's say, itong Ruby ka lang, ay hindi, wala. Sino ba may mga, meron akong listahan. Ayan, si Omni Knight, level 15. Oh, 15 pa, yung mga level 10 talents. Meron dyan mga meron level 10 talents na rin lang. Nabugbog nga nila dito yung Doom. Ayan, si Lina, wala ata ito. Hindi, wala rin pala. Ay, nako. Anyway, one good example na lang, Kotol. Ayan. Keeper of the Light, meron niyang XP sa level 10 talent. Pag nakikuha ko nun, 250, tapos hindi, may multiply mo pa ng ganun, ng ganyan, di ba? Malaking bagay. Mabilis kang mag-level 30. At pag nakakuha mo level 30, yun nga, ma-unlock mo lahat ng talent na nandyan. So, ngayon, ang Dota 2, sobrang dami niyang objective. Kung dati, nadagdagan ng bounties, ngayon naman, nadagdag siya ng outpost. So, ang dami niyong kailangan i-priority kasi every minute talaga counts yung outpost. Oh, so, ang dami mong timer na kailangan, kumbaga, not before. At saka nandun din kasi yung bounty rune. Yeah, nandun din yung bounty rune. So, dalawang objective yung makukuha nyo dun if ever na matake niyo yung outpost successfully. Which is, ang bounty runes is also every 5 minutes. Diba? Oh, so, kailangan talaga, pag na-secure mo yung outpost, makakasecure ka din. Pero si Endeavor, yun lang, buti nakapag-secure siya dun, pag-TTP niya. Muntik na siya doon, pero may X-Marks na spot ako naririnig. Pero ayaw, itutok talaga ng camera doon. Gusto niya ata ako mag-blind casting na naman. Ayun nga, mamamatay ba dito yung Timber? So yes, he will. Kontroladong-kontrolado pa yung jungle. Ang problema dito ah, nadodominate na ng sobra yung si Timber. So kasi, nakakuha siya ng maagang beses. Teka lang, Casey. Tama ka na siya namin, pero X-Marks na spot. Sumabay na naman yung Titanic. Kasama ka talaga sa paglubog niyan. Hindi siguro may epekto yung Doom, yung apoy niya, mababasa siya ng tubig, ng ghost ship, mga ganun. Ang galing mo, dude. Idol na kita. Dota Logic.
Ganon. Dota logic yun, kahit pabulong lang. Yan. Pero may nagtatanong dito ah. Yeah. Nakita ko din yan, gusto ko rin yan. I-explain natin sa mga netizens yung kung ano ba yung nangyari sa Dota ng ngayon. Yung drop sa neutral na item, random lang ba yun or may chance ka mamili? Guys, pseudo random. Yes. Pseudo random yun. So, pag nakakuha ka, mas bababa na yung chance. For example, 5. Taka lang, may mangyayari. Pero, may mangyayari na naman dito. Rappi, napapag-inita ng tatlo na itos. Pero, uy, boy pa rin. Pero, yun lang. Medyo late ata yung ano niya dito, yung Heavenly Grace. Masakit na rin yung mababa na yung HP niya dahil sa Doom. Pero hindi, nauna pang nawala yung Doom. And Japoy, nakapatay pa nga siya dito. Nag-buyback na nga dito yung IO pero yung Timber. So, buhay pa rin. Pero si KNP, ang tanong, may aabutan ba? Nai-sustain pa nga siya dito ni IO, kaya siya siguro nag-buyback. Pero si tingnan mo to, yung dalawang malaki, walang kakunat-kunat, yun lang, Masaros again will go down. And yung Tiny, bumabox out ka ba dyan? Inangat ng telekinesis. Ako po, ang ganda namang agaw nung toss. Pero wala masyadong damage yon. Namatay doon yung Nature's Prophet. Napatay din dito si Admiral Kunka. Ito na ba ang pagbangon ng api? Scam? Op! Andun na siya sa taas. Op! Infest ba muna tayo? Infest lang muna tayo dito. Okay. Mas mabilis kasi to. Dito tayo. Op! 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 Yun lang pumutok. Scam! Kaya niya ba itong apat? Hindi. TTP na lang ako, sir. Sabi niyan. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Dahil nakuha na sila doon ng tatlo eh. So, out na lang din doon. Pero ang kagandaan, nag-buy pa kasi yung AI doon. So, malaking bagay yung IO, hindi namamatay. Kasi nakakapag-sustain siya dito ganda ng yung pwesto niya. HP. At yun yung pwesto rin kasi ni IO. Tapos abot-nabot yung tether niya, you know? Yan, naan na ba natin si Cheese Anthony? Ayan, yan. Pinost na naman para sagutin natin. Yung pseudo-random siya. Okay. Yung pseudo-random kasi, pag sinabi mo kasing random, explain. Random drop, kunwari may nalaglag ngayon, anytime soon or pwedeng may sumunod. Yun yung random. Aha. Based sa RNG, which is yung random number generator. Ayun yung kung ano yung lalabas. For example, yung proc, yung mga proc. Yan, sa RNG bumabasa yan. Ang pseudo-random kasi, parang may pattern, pero hindi sunod-sunod. For example, kumuha ka ng isa, nakapatay ka ng isa, nakapatay ka ng pangalawa, sa pangalawa nag-drop. Yung pangatlo, malaki yung chance na meron yun. So, yung susunod na patay mo ng tatlo ulit, kunwari every 3, one, yun sa pangalawa may malalaglag, sa pangatlo, it's either meron or wala. Yep. Pinaka-best example. Bumababa yung ano niya eh. Bumababa rin kasi yung chance niya. Na, for example, 5% yung chance na sa unang laglag 5%. Pagka nakakuha ka ng item next, magiging half na lang siya. At saka magandang explanation din yun yung dati kay yung marksmanship ni Draw Ranger. Uh-huh. Yung kay Draw Ranger, anong time mo ginagawa nila? I-hit nila nung yung unang tatlo. 1, 2, 3, dun sa maliliit na creeps. Tapos dun sa malaking ancient, igaganon nila. Ibabato nila yung pang-apat, doon magpaprock yung marksmanship. Yung dati to ha, hindi yung bagong draw. Uh-huh. So, ganun ang gagawin nila na 1, 2, 3 sa maliliit, yung pang-apat doon sa malaki, magpaprock yung marksmanship. Then, ganun uli. Kasi, yun yung pseudo-random. Parang nagkakaroon siya ng pattern, pero nawawala rin siya in an instant. So, kaya siya, nakalimutan ko, basta as the word itself, pseudo, di ba? Pseudo. Pero eto, going back into the game. Oh, naku, yun lang! Na telekinesis yun, hindi umabot yung kanyang tether, hindi siya napunta sa kanyang, ano, sa kanyang cobol na si Tiny. Oh, dieback pala yan. Iniwan ka ng, iniwan ka ng ano, partner mo eh, no? Oh, hindi ko na binaan. Bakit? Oh, si Tiny IO. Pero 20-6 yung score natin. Looking good for Neon Esports dahil yeah, they already has this 90 goal advantage na sobrang aga pa natin for, ang ano kasi dito eh, pin-priority ni Kunka yung vessel niya. Which is very good kasi tatlo yung pwedeng mag-benefit dito sa ano eh, sa Timber, si Doom, at saka si Tiny, di ba? Mga makukunat na hero. So, Vessel is a very good item choice for Kunka. Ayan. Kailan ang laban ng Nigma versus OG Seed? Parang ang alam ko mamaya eh. Kasi ang ganda ng ano eh, kahapon nakakwento, nakakwento natin si Nate. Diba? Sila yung nag-gas nung madaling araw nung EU. What happened? Ang tagal daw nung post. And then minutes. Yung game, oo, 10 to 15 minutes game lang, parang ganun. Yeah. So, medyo one-sided. Ano pa daw yun? Nag-penta rampage pa daw? Si Miracle. Mm-hmm. Isipin mo, penta rampage. Sakit sa ulo. Ano mo ginawa? Yeah. Best of 3 na ba to? Yes, Lods, best of 3 na to. So, may chance pa naman bumawi. Kasi sino man yung matatalo dito. Pero right now, medyo delikado or nasa delikado dito yung Seth Gaming. Kasi hindi nila alam kung sino babawi dito. Tatlong core ng Neon Esports sitting at the top of the net worth, pero yung Tiny hindi naman siya nawawala sa top net worth since apa. May IO naman din na kapag burst kumbaga ng ano niya
ng farming capability. Ayun daw, ayun, sila DK, mga loyalista natin yan. Tingnan mo. Mas matagal pa yung pause ng first game ng Ligma. 12 minutes, GG. Oh, tapos ayun niya, di ba? Masakit nga sa ulo yun. Shoutout sa inyong lahat. Yan sila Julian Gosum. Yan. Al Joseph Olandria. Oh, Gerard. Parang iba yung ano mo. Parang universe. Ano, pang universe. Oh, pero eto, bago Miss Universe, naiangat na naman dito si... Grabe naman yung doon. Walang kasawa-sawa sa paglubog. Pero eto, tinatry niya pang microhead, ha? Hop! Guardian Angel will be pop. Well, yun lang. Doon siya mamamatay. Wala siyang makakapitan doon. Pero eto, eto na, ang Neon. Hinahabol nila dito yung IO. Naku po, X-Mark sa spot. Oh, X-Mark! Anong nangyari doon? Ayun, heartbroken ka talaga doon, sir. Pero pansin mo yung binuo dito ni, ano, ni... yun yung gusto ko makita, eh. Yung binuo ni Lifestealer dito, napaka... unstable pa yung mga build ng carries ngayon. Nakita mo ng Mjolnir, more on attack speed yung kinuha niya. Ano mo pinili ko? Ayan. Mjolnir and then drums. Yung drums kasi ngayon, di ba? Mas maganda yung, mas maganda siya ilagay sa mga ganyang klaseng hero. Kasi yung attack speed, movement speed. Plus 35 attack speed yan, no? So, plus yung movement speed pa, di ba? And yung Mjolnir, pin-priority niya. Para dumagdag buti na rin nga. Uy! Teka lang, masakit yan. May double damage yan, sir. Ito na nga. Inangat ng telekinesis. Hahatawin ba ng Tidebringer? X-Rex sa spot. Torrent. Patay to. Patay to. Yun lang nga. Ito spa. Sige, hatawin mo na. Ihataw mo. Aray ko po. Yun. Grabe nga. Pero purification bomb pa rin yung nakapatay doon. At eto na. Si Lina naman na pag-iunitan ngayon. Naku, naagawan pa ng LSA. So, another setup yan. Magandang setup na naman to para sa side ng Neon. Pero, umaakyat na sila. May Aether Lens din siya. Naku, so, marayo din yung cast range pa. Oh, ano ba naman yun? 125 cast range. So, maganda talaga if makuha niya itong LSA na to dahil pang setup na rin dito sa mga combinations na pwedeng ibigay ng... Oh, isipin mo yung cast range siya, 250 plus 125, edi mga nasa 792 yun. Oh, grabe yun. Ano ba nun? Gano'ng kahaba? Gano'ng kahaba? Sabi ko sa'yo, huwag ka na magmati. Gano'ng kahaba yung range? Oh, di ba? Mga ganong kaaba. Di ba, ito na, Tier 1 or Tier 3 Tower. Di, pero, nakuha na nila, sa isang para. Aether Lens, minat mo na pala. 250 yan, 250. Oh, yun, yun ko naman. 250 plus 150 yung talent, plus yung original cast, yung ano, ayan. Yung shrines, yes! Let's go, shrine! Let's go, shrine! Yun, nakuha na ng Neon Esports. Di ba? Pag Dota, Dota lang. Pag mat, ano, dong ka na, okay na yun, kaya na ng mat yun. Pero... tuturuan kayo ni Pilaj, how to mat 101. How to mat. Susubukan ko mag-stream yan, tuturuan ko yung mag-mat. How to mat 101. Yes. Yeah, sa pero, Japanese restaurant, dati tinanong ako. 75 plus 25, ang tagal po nakaganyan. Bobo mo naman. Anong sagot dun? 75 plus calculator. Tingnan mo, tinawag mo akong bobo, tapos ikaw kukuha ka ng calculator ngayon. 105! Ayun, 105. 100 lang, pero... ano nga ba? Umuho ka naman, halatang hindi rin kung, ano, kung anong narinig, yun charot din sila sa akin. Charot lang, ayaw gumana ng signal, pero eto na. Nagkakakuha ka na. Sinukpok ko na, Pilat! Sinukpok, namukpok na, pero op! Grabe, wala na silang pansinan dito. Uy, papasok pa nga sila dito. Pero kahit papano, na-burst nila. Pero hindi pa rin yun sapat. Buhay pa rin ang Neon. Kung merong MVP dito, para sa akin yung Omni-Knight. At saka si ano? Omni-Knight? Kasi kanina pa siya. Saka si ano, sino itong isa yung gumamit ng Rubik? Si... Playhard. Di. Ah, tama si Playhard niya, oo. At eto, makakabiktima na naman sila dito naman yung pag-ibig. May X-Marks na spot na naman dito. Tingnan natin. Grabe, onti lang yung nilakad niya. Pero inangat kong torrent. Yun lang. Nakapag... relocate out naman sila. Ano item na dito ni Omni-Knight? Kasi hindi na talaga siya ma-burst. Ano yun? Nag-go pa siya ng Lotus Orb. Oo, may Lotus, may pipe. Diba, may pipe ka pa. So, hindi na talaga siya ma-burst down dito. Yun ang problema dito ng Seth kanina pa. Early on pa lang, masyado na nilang mag-focus sa Omni-Knight na hindi nila mapatay-patay and nakakapagbigay ng space in a way dito sa dalawang core ng Neon Esports. Which is, nakita mo, oh, yung farm din dito ni Japoy. And yung farm ni Scan dito, sobrang taas talaga. And nakita mo si NP, ah. 19K. Si NP is a position... Ay, no, teka lang. Asa naman? Ay, sing position, ano to eh? Position 4 ba to? Yung NP? Or, yeah, position 4. Nga yan, oh, si Akarian. Pero, nakita mo din si Rubik. Kung gaano kayaman, position 5, Rubik. May dagat pa nga siya. So, ang yaman talaga nila lahat? Wala pa siyang neutral items dyan, ah.
Wala pa siyang, hindi pa siya nangangailangan ng neutral and items yun, lang. Ayun yung napapansin ko ngayon. Yung update kasi, na matutuwa rin talaga yung mga support. Hmm. Kasi nag-try kami nila Shan maglaro. Si Shan, laging ang dami niyang item pag CM siya. So parang ang nangyari ngayon, wala nang post 4, wala nang post 5. Magkakaroon kayo talaga ng item at item pa rin talaga. Siguro ang at kaya lang tinawag na position 5 ngayon kasi ikaw yung magpo-provide din talaga ng siguro ano, position. Pwede pa pwede uubra pa rin yung 4 carry 1 support. Kasi mabilis mag-transition yung position 4 ng ano eh. Lalo na dahil dyan sa mga neutral items, nakakatulong ng... Mabibilis ng farm ako. So, we so, might see yan. That in the future meta. Okay, dahil, I mean, this is just 7.23A. A pa lang. Eh, bago yan mag-24, umaabot yan ng... Ano ba tayo nung uli? H or G? G. Ano ba mas mauna, G o H? A, B, C, D, E, F, G, H. G. H. Step lively now. Pero ito, kinuha na nga yung Roshan. Uy, yun lang, Laguna Blade. Pero hindi pa rin patay, pero yun lang. Just to delay the inevitable, sabi nga nila. Pati yung chakram, iniwan mo na lang dyan. Sama mo na yan sa paglubog mo, sabi dun Team Verso. Mamabuhay pa dun si Rubik eh. Baka mag-respond daw uli dun. Pero yun nga, 25-7 yung score natin. One set of racks was taken by Neon Esports, which is yung mid lane ng Seth. And they already have 18,000 gold advantage na napakalaki. Wala pang Roshan, di ba? Hmm. Neka, kakatapos lang. Di pa, wala pa, di pa nagre-respond. So, pwedeng antayin nila yung Roshan hindi dito. Hindi rin ako nakapag-clock. Hmm. Kasi no pressure naman for Neon eh. Kahit tumagal tong game na to, nasa kanila pa rin yung momentum. Kung yes. Kasi life stealer pa rin yan. Kung ka, and then yung Omni Knight yung pwedeng ibigay na sustain ni Omni Knight. And may Grips pa sila dito. Coming from Nature's Prophet. Nakuha nila. Okay lang naman sama-sama dyan. Ah, dalawa sa kanila. Tingnan natin. Baka nasa 1,000 ang XP nito. 750 lang. So, 750 each. Make it 1. Si Omni na naman! 750, pero teka lang. End of war, oh. Mapatay yung Lina dun sa taas. Tingnan natin kung mapapatay nga nila yun. Yes, they will. Japoy, malayaring yun. Pero skim. And yung Omni Knight. Surprise! Yung dalawang malikot. Naka-doom ka pa, ha? Sige, kaya naman kitang right again. Sabi dito ni Rubik. Yun nga, paktay dito. Oh, si skim pala nakakuha ng kayo, Masaros. Pero ito na, Japoy, nakisama na rin sa gulo. Yung chakram, naiwan na nga doon sa gitna. Sige, bahala na kayo dyan. Sabi nila, a-out na ako. Pero hindi siya makaka-out. Rekta ka ng fountain, sir. Inaabangan na lang nila dito ang pagbalik nung nag-relocate na. Ay, oh. Ay na. Oh, 1, 2, 3. Let's go! Oh, diba? Napakagaling mo nga doon. Yan. 4 man down para sa side ng set game. May nagtatanong, oh, kailan daw yung pop quiz? Ayan, i-boses nyo kay Kuenik yan. Mukhang meron tayong bagong okay contender. Lang pop quiz, huwag lang pat. Pero, oy, hindi mag-coconnect dito yung boat. So, mapapabulong na lang dito si Admiral na that was a failed boat. Na-force pa nila mag-buyback dito kasi si Team Verso. And wala pa rin naman eh. Kompleto yung Neon Esports dito. Wala silang Doom. So, dun sila nagre-rely sila sa Doom. Every time na-up yung Doom, pwede sila lumaban. Ang problema lang kasi dito ah. Tingnan mo. Kung hindi nila idudoom itong si Rappi, may heavenly grace lang ni Rappi yung pwedeng idoom, di ba? So, nakita mo kanina pa talaga niya dinudoom si Omni. Ang problema nga kasi dito, asan yung follow-up damage na hinahanap ni Doom? Wala, di ba? Wala silang makuhang ganun. Lina, kanina nakita mo, nilaguna niya na yung idudoom ni, idudoom ni Doom. So, pero wala pa rin, hindi pa rin enough yung damage. Idudoom ni Doom. Ayan, nakita mo yung damage. Idudoom ni Doom. Idudoom ni Doom. Idudoom ni Doom. Idudoom ni Doom. Okay na. Anong item? Uy, maganda to pang support ah. Ayan, kaso, minus 35 lang naman yung attack. Hindi naman hahataw itong si Omni Knight. So, napagandang item. Akin, di ba dati pag may Omni Knight, yan ang magandang counter sa Doom. Kasi kailangan ng Doom, baliktad pala. Yung Doom, ang magandang counter sa Omni Knight. Kasi kailangan niyang mauna. Pag nawala yung Omni Knight sa Clash, ma-minus 1 na mute. Malaking bagay na. Oo, kaya niyo nang umubos. Ngayon, baliktad eh. Hindi mo na alam kung sinong idudoom mo. Dahil nga dun sa Heavenly Grace. Kasi di ba dati, repel yung... Nung repel pa nun ah. Nga lang, share ko lang. Share mo lang? Oo, share ko lang. Data pa kasi yun eh. Di ba? Oo. Pero ngayon ah, nagkakaroon na talaga ng problema itong Seth kung on how they will bounce back on this game. Magagalit ka daw. Magagalit ka kasi. Ano ba ito? Nagagalit? Buhay pa ako, nilalaro na ako. Kung mo rin kanina pa, hindi pa ako sa... Pag nag-jacket sa cast... Alam na.
Walang ligo! Walang goli. Awit niya, no? Ayan po, ayong ano natin. Item check natin, ayan. Rubik now has the... papunta na siyang Aghanim's. So, malaking bagay ito. And the Rappi naman going for that Shiza's guard. RR naman, meron na siya ditong mga sustain items Dragon like Greaves. And then meron na rin siyang Solar Crest. Si Japoy naman. Oh, di ba parang naging ganun na din yung transition niya? No? So, napakagandang momentum nun sa atin talaga. Si Japoy naman now has the... Oh, may Quiver siya. Okay. So, SB, Vessel, BKB, and then AC. Kompleto. Ito, Makati. Na. Scam naman. Ayan, Mjolnir, Daedalus. Ako, napakasakit. Ito, may minus armor pa yan. Napakadaya niyan. Orb of Destruction. Bumper Punks pa. Tumami naman yun. Bigay na bigay talaga. Ito, BKB ayan, lang meron. Lotus kayo yun, no? Ano, pang micro lang niya. Si Ayaw nga, pang ano talaga yung pinakamaraming item dito. Kaso, hindi enough kasi yun, eh. Oh, Sangyasha. Pwede to. Pwedeng mag-count yung Sangyasha dyan. Pwede. Nabubuking kami. Ay, doubt pala, di ko sinabi. No, kasi nagja-jacket. Nagja-jacket din siya. Lagi nga pala naka-jacket si Tita Alec. Meaning? Oh, di ko na sabi. Okay, wala ko sinabi. Wala ko sinabi. Kasi yung isa, halatang halata na yun eh. Yung isa. Sabi ka naman kay Dayan. Oh, hindi ako, hindi sa akin ang galing yan. Dayan Torres, if you're watching, may sinasabi dito si Alec Maliit. Niyon tumalo sa Brothers United. Yes po. Yep. Yes. Yung may server issue na nangyari, papanalo na sila doon kaso nag-remake sila because of the server issue. But yung nag-remake sila, panalo pa rin naman yung Neon Esports. So, yan. Si Kuya Ding, may sinasabi. Yami ka, Tita Alec. Oh, ayaw ko na kasabay. At magkasunod pa sila ng comment, di ba? Oh, ayos ka. Kuya Ding and Tita Alec. Oh, wala naman ata nakakapansin dati. Uy, baka naman pagkatapos itong cast namin, wala na mag-jacket sa inyo. Biro lang yun. Nadi-jacket kasi malamig. Sa tingin ko... It's so cold out here. Sa tingin ko... Wow! Wala ka. Wow, ah! Sa tingin ko, meron pa rin silang malilin lang. Pwede, si Dayan, hindi siya magja-jacket. Parang alam, naligo siya. Pero, yun lang. Hanggang dun lang ako, hanggang dun lang. Mamaya yung magko-comment yan. Mamaya. Nag-jacket na ba si Kuya Nick sa cast? Hindi nagja-jacket si Kuya Nick. Ah, para ano nga naman, hindi alam yung tactics eh. Lagi naka-di-armory yan si Kuya Nick eh. Shoutout sa di-armory yan. Check nyo yung ano natin dyan, mga shirts natin dyan ah. Yeah, pero, parang nakita-kita tayo sa event, magkakapareho tayo. Oh. Uy! Huwag ano, ano? Uy, siya na. Okay yun oh. Oh, di ba? Panis! 24K gold advantage, guys. Napakalaking kalamangan eh dito for Neon Esports. And ngayon, oh, nakita mo naman, halos kadikit na yung net worth ni Ruby. Lima na silang aabante sa net worth dito. Ah, so, mayroon palang Doom, no? May Doom, Lina, tsaka I.O. pala. Eh, hirap din kasi eh. Na-earlyhan din kasi. Oh, ayan. May sinasabi sa isi Kuya Nick. Oh. Nadamay ko si Turot. Natutulog na lang. Ako naniligo. Hindi tulad ni Turot. Batang, oy, shoutout kay, ano, ito mga bataan ni Turot dyan, ha? Hashtag Turot Nation. Huwag niyong antayin. Big, huwag niyong antayin. Pero ito, oy, second Roshan of the game, ha? Wala, kahit Roshan, hindi na, nalulusaw na lang din dito. Umamin ka na, Kuya Nick. Pogi pa rin naman kahit what. Totoo yun, Ate Alec. Amin-amin din, no? Pababa mo lang. Ako, hindi ko alam yung sinasabi nyo, ha? Labas ako dyan. Uy, ikaw, hindi kasi halata sa'yo. Maligo ka o hindi ka maligo, hindi halata. Uy, nababasarin yung kilay ko, ano ka? Kilay? Oo, doon yung mahalalaman pag bagong ligo ka, may gaganyan ng kilay mo. Ay, okay, naligo, basa. Oh. Oh, Nispa! Diba? Uy, may Aghanim's na nga dito si Rubik, oh. Yep. And napakayaman, that is a position 5. Position 5, Rubik. Oo, no. Nagagawa mo nga lang sa pub games yun pag sobrang na-dominate mo yung ano, no? So, Ibig, sige lang. Mga netizens, every one of you, 759 viewers. Ayoko magbasa yan. Baka ma-report, ha? Baka bahala ka. Yoko. Pag mayroong reporting. Mahal ko ang aking trabaho. I love my job. De, basahin mo lang, pero huwag mo na takpan mo yung mga kailangan takpan. So, Ibig mo sabihin, si Alec, si Toon, kahit may ligo, pangit pa rin. O, hindi.
Hindi ko alam yun. Basta alam ko, malakas yun. Pero, oh, oo, pero, ito ang malakas. Yung Neon, ayun, tinamaan na naman ang ghost ship dito. Si IO, makapag-letter out pa nga, pero hindi pa huli ang lahat. Makapag-buyback nga siya dito. Yung Tiny na lang ang gumagawa ng damage dito. Sinusubukan yung independentong natitirang lane nila. Hex marks na spot dito. Kay Lina, inangat ng turret. Naku po, yun lang. Patay na naman. And buyback will be used. Pero, naku, grabe naman talaga yung Neon. Ano yung nagagaw ni Ruby? Wala. Walang aga din siya. Pero ito, pwede na naman umagaw to. It's Kim. Grabe ang right clickan dito. Tingnan mo naman. Kalahati yung buhay ngayon. Puno na. Inangat. Ayun, nag-i-stop dance. LSA, tatama. Meron pa rin sustain yung IO. Ikaw na lang! Sige, yung IO na lang ang basagin natin. Ayan, yung ulo daw. Ayun, naiba to. Naisa yung panga. Pero yung team verso, delikado siya dito. Tatama. Ayun lang, nag-whirling dead pa ng isa. Wala rin naman siyang makakapitan kundi kamalasan. At eto na ang pagbangon ng ang pagbawi ng Neon. Pinahirapan niyo kami patayin kayo. Sige, amin ang lane niyo. Grabe no. Kasi natin ito na magawa eh. Masakit oo, masakit yung Tiny. Pero nagkukulang kasi si Tiny lang yung pwedeng makapabigay na malaking damage dito. For, yes, may, you know? At saka may attack speed. Nakaka-attack speed siya. Because of the overcharge. Pero eh na, Seth will be calling the game. Good night Irene and GG will be called. Game 1, mapupunta yan sa Neon Esports. Yeah. Pero this is a best of 3 game. So, tignan natin, Seth, will they be able to come back on this game? Or makakuha na to ng Neon Esports with a 2-0? Oh, out ako dyan. Hindi. Alolang malakas. Oh, yun na. Yun lang pala yung sinasabi. Okay. Nahak na naman. Lagi na. Nahak. Oo. Ang konti kuya ni. Grabe naman yun. Nahak na naman yung... Huwag nyo nga nga kayo yung account ni Kuya Nate. Parang tulog ata si Sir Mike dito. Ah. Kakaiba yun, ah. Dalawang katauhan ni Sir Mike. Pero yun nga, you know what's happened here dito sa ating laro? Ang problema na dito is si Omni Knight talaga. Hmm. Tinig talaga kaya Doom to eh. Kasi, yun nga, either way, kung hindi mo idudoom yung si Omni Knight, masusustain lang niya yung idudoom na iba. No, for example, yung Rubik si Ruby, kahit sino dyan eh. Kahit si RR nga yung idudoom mo dyan eh. Basta buhay yung Omni Knight at kadikit dun sa teammate niya. Mabubuhay siya. So, Doom, he has no other choice but to Doom this Omni Knight para hindi makapagbigay ng sustain. Ang problema lang kasi, nabigyan ng maagang items or momentum itong si Rappi. Ang ganda ng leaning phase ni Rappi. So, maaga siya nakakuha ng Buckler, ng Defiance. So, hindi na siya mapatay kahit siya yung may Doom. Yun lang yung pinaka nagproblema ng Seth dito eh. Kasi may farm naman yung Tiny. Okay naman yung laning phase yung Tiny ni... Kanina. Yung laning phase ni Team Verso, okay naman. Ang problema lang talaga, hindi sila makapagbigay ng malaking damage para sa Neon. Hayop to si Ewe. Sino yung kanina? Nakigamit ka pa ng account, ha? Sino? Patingin nga, scroll up mo nga. Ayan, o. Loko-loko. Pero ako, yung bago ko tayo mag-break, yung share ko lang yung insight. Actually, maganda kung nagkaroon sila ng Grimstroke sa tingin ko. Na ibalik sana nila yung old school na Grimstroke-Doom combination. Oo, pwede kasi din. Kung ang point mo kanina, wala kang mapagpipilian kung si Omni Knight or si Rubik. Hmm. Eh di, i-solve mo yung isa dyan, kahit sino dyan. Malamang supports, nasa backlines lang yan eh. Mamamatay talaga yung isa eh. Oo, di ba? Di, at least may dalawa kang na Doom, minus 2. Kung ganun sana. Instead of Lina, no? Pero syempre, mas magaling sa atin yan, bro. Lahiya yan eh. We tayo, can question that. Ako, kalbong caster lang ako. Ikaw, ano ka? Manoo. Oh, bakit? Nilain mo yung stream mo eh. Di ako. It's a tie. At saka yun din, yun sa side naman na Neon Esports, isa na lang, the epitome of the support, kung anong trabaho ng support na gawa nila, tingnan mo. Oh. Less deaths. They have done a very good job. Two digits ng assist. At meron pa silang kills. 6 kay play hard, 6 din. Kay kung ano, pareho sila ng ano dito. Diba? Yan ang dapat na support. Ang nakikita ko lang na gumaganyan si Teams eh. Yung mga 2-1, 28. Less 2, death, 3, more 2, assist. 3-2, 32, mga ganon. Kay Teams ko madalasan dito sa PH, sa position 4. Pero yun nga, Set Gaming vs. Neon Esports, 1-0 na nga po ang ating score. Huwag kayong mag-alala, may game 2 pa at kami pa rin ang makakasama nyo dyan, okay? For now, break lang kami and then once the lobby is up, we'll head immediately into the game, alright? Kaya kami ang mga naging shoutcasters nyo for this game. My name is Noreen. And my name is Casey. At kami magbabalik para sa game 2 ng larong ito. Yung mga shoutouts nyo, mamaya tayo ulit makipagpulitan dyan. Dyan lang kayo, walang alis. Civil War!